Nito lang September 9, ipinagdiwang ng pamilya sulit ang birthday ng kanilang kambal na sina Robert at Rochelle. Ang mga bisita, panay siyempre ang picture. Pero pag-uwi ng isa sa mga bisita na si Christine, meron siyang napansin. Di umano, may nahagip sa kanilang selfie. Pinagmas na ko, wala po siyang kamay, tsaka po wala po siyang mukha. Doon po ako natakot nun. Kaya po sinend ko po agad, may kasama po ako tayo sa picture. Ang kapatid ng nag-birthday na kambal na si Beverly nang hilakbot nung na-receive ang litrato. Dahil ang sumali sa litrato, kilalang kilala raw niya. At matagal nang patay. Bawang isko niya. Ang buti po lang buhok, tapos yung eyes. Natakot na rin po ako kasi po yung ano po niya, itsura po niya para sa... Sino ang naki-photobomb sa kanila? Noon pa man, meron na raw kung ano-anong hindi may paliwanag na pangyayari sa bahay ng pamilya sulit sa San Isidro sa Nueva Ecija. Nag-rosary po ako ng madaling araw. Minsan may naririnig po akong yapag ng paa. Tatayuan yung balahibo ko. Sabi ko, baka nga mayroon ka ako dito nakatira. Sa parting ganun, dito maraming ang gagaya. Pumasok dito sa bahay na ito. Hawak ko po yung cellphone ko, tapos may nagre-ring pong cellphone. Tapos sinundan ko po sa... May naka-charge pong cellphone, hindi naman po yun yung nagre-ring. Sinundan ko po, nasa may cabinet, yung cellphone pong nasa cabinet, sira na po, tapos wala pong SIM. Nagulat po ako, tapos tumakbo po ako kay mama. Hala po namin tumatawa po si Mama Lerma. Pero po wala naman po palang tumatawa. Kaboses po niya pero po hindi naman po siya. Pero sa samot-saring nangyaring kababalaghan sa kanilang bahay, ayun lang daw may nakunan. Noong time po kasi na yun, kaya po siya mag-selfie. Tapos nakatatlong shot po kami. Kaya nagabihan po nakita namin, dun po may sumama. Wala po siyang kamay, tsaka po wala po siyang mukha. Dun po ako natakot. Natakot na rin po ako kasi po yung ano po niya, itsura po niya parang si... Sinakayak ako ito. Hindi ako masyadong naniniwala dyan. Makita ko naman medyo parang siya nga eh. Matotoo nga taka kung bumabalik ang kaluluwa. Tinignan ko. Siya nga. Kawangis niya alin ang iyo pa. Ito ang litrato ng itinuturo nilang kahawig ng naki-selfie sa kanila. Titigang mabuti, magkahawig nga ba sila? Pero ang nasa litrato, noong isang taon pa raw patay, sino siya? At kung totoong siya ang nahagip sa selfie, bakit tila ito nakiki-birthday party sa kambal? Ang tinutukoy nilang si Inang, ang yumao nilang lola, si Inang Lita. Nung makita ko yung picture, yun nga po, naisip ko na si Inang Lita na nga po yun. Totoo nga taka kung bumabalik ang kaluluwa. Pero kung photo expert ang tatanungin... Hindi naman nila in-edit yung photo nila. Medyo nakakatakot din. Bakit? Kasi sinabi ng mga bata na wala daw silang kasama. So bakit nagkaroon ng structure doon na tao kung wala naman talaga silang kasama? Pwede rin naman kasi yung na-duplicate yung recording. Baka naman na-shake siya yung mukha ng bata, yung nakunan doon sa first area na yun, at nagdoble lang dito na nandito siya. Pwede ba yun, sir, magdoble yung ulo sa isang picture? Kayang-kayan, lalo na sa tinatawag natin long exposure. So dumodoble, sila rin na makaka
pagsabi kung meron bang tao doon o wala. Mataas po yung bintana, kaya po imposible pong may nagdaan lang na nakagip. Sabi naman po ng iba, blurred lang daw po. Eh malinaw po kuha po ng lahat. Doon lang po talaga nagkaiba. Nung nabubuhay pa raw si Inang Lita, mahilig na raw talaga itong maki-selfie. Pagka po nagsiselfie po kami ni Kuya, sisingit po siya. Sa Snapchat, tas po didila po siya. Tas tuturuan ko po siya na, Lola, waki ka. June 2019, pumanaw si Inang Lita. Biglaan talaga po yung pagkamatay niya. Dino sa ospital. Apat na araw sa ospital namin namatay. Sa palagay nila, kaya raw ito nagpapakita sa kanila. Berde na po, baka dumalaw sa berde na po niya. At batiin sana, eh, kaya lang, hindi magagawa talaga na. Lagi ko pong naiisip si Lola, sobrang miss po. Para pong hindi ko po naparamdam sa kanya na mahal ko siya. Kaya Lola, kung narinig mo man ako, mahal na mahal po ito. Pero dahil nais nilang maliwanagan sa iba pang mga kakatuwang pangyayari sa kanilang tahanan, may nagbabalik. Gandang gabi po. At hindi po ako nagpunta rito para makipag-away. Ano? Ito po sa area na to, na bakante na ngayon, dati po may pulo dito. Ano? So yun po yung isa sa dahilan kung bakit medyo disturb yung lugar ninyo. Kasi may nakita po akong matandang babae na parang kasing taas niya. Buhok niya po ay maigsi na pa ganun. Ito po siya nagluluto. Ito po dating may kakalanan po na kahoy dito. Ito po area na to, dito po yun, mas madalas kayo may makita na tumatayo o kaya naman biglang may dadaan galing doon. Ito po, siya po yung nakita ko. Kailan po siya namatay? Doon po. Pero po ba tayong pwedeng gamitin na sulatan para malaman ko? Kasi mukhang meron siyang mensahe. Nay, nanay, ang Angelita, kung narito po kayo, paramdam po kayo sa amin. Hindi ko po alam kung para kanina itong sinasabi niya. Sabi niya, pasensya na kung madalas kitang masigawan. Sino po yun? Sumisigaw po sa akin. Nagalit po yun sa akin nung nagpunta po ako sa Cagayan. Sabi niya, ayaw kong ginagabi sila, ayaw kong ginagabi siya. Si kuya po yun eh. Si kuya mo yun. Posible sa mga apo. Yun po kasi pag gumagala po kami ni kuya, hanggang gabi po kami sa kalaan. Yun. So, pati pala ikaw kasali. Opo. Lulusot ka pati. Nagagalit si Lola pag ganun. Lola, sorry po kung naging pasaway po ako. Sana po patawarin niyo po ako. Miss na po kayo namin. Kung nasan ka man po ngayon, sana po maging masaya ka na. Yung ganun na kahit na nag-aaway tayo, eh mahal na mahal na mahal kita. Yun po yung sinasabi niya tayo para sa inyo. Tingin ko po ito yung huling mensahe niya, no, para sa inyo. Papalitan niyo ito, papa daw po ba siya? Sinabi ko hindi kaya alam ka, hindi na papalitan eh. Wala naman akong ibang babaeng hindi po kundi siya lang. Nagbanggit siya ng salitang sila. Sabi niya, mahal ko sila, gusto ko silang maging nasa ayos. Naalala ko yung pinagsama namin. Kaya mahal na mahal ko sila. Hindi ko nga lang talaga mapamalakas yung sarili ko. Lola, sorry hindi ko po naparamdam sa inyo na mahal ko po kayo, nabubuhay po ako. Kung totoo mang bumabalik ang ilang mga namayapa na, ito hindi raw para manakot, pero para ipadama na ang kanilang pagmamahal hanggang kabilang buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.